For 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Okay, tapos na po. Basahin ko lang itong mag-focus po tayo sa 9, okay? Sabi po dyan, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Tawarin yung bawat sa Panginoon sa aming pagkukulang sa inyo. Kasalanan, I pray. Mamaya po, Lord, maging karapat-dapat kami sa aming Lord's Supper. At ganun po rin po, Lord, ngayong buong araw. As always, Panginoon, we pray for victory, Panginoon. Ang dahat ma-accomplish, preaching at pakinig, mag-aaral ng salita. Dahil hindi po lagi, Panginoon, ay hindi maging accustomed na lang kami ng pakikinig, na makinig lang or what. Dahil dapat itong mga bagay nito, Lord, ay totoong matutunan namin. Hindi lang sa utak, Panginoon, sa puso. Handa kami apply, ang dapat namin apply, Panginoon. Mahalin namin yung salita, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Alalahanin niyo po yung bawat isa na may lahat po kami problema, may pagdadaanan, hardship, Panginoon, may ini-endure, at iba-iba po, no? Pero I pray na kayo po lagi ang namin nasa isip at pinagkukuhanan ng lakas at pag-asa, Panginoon. Alam po, Lord, hindi po sa isipan namin again, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Title po nito, magandang umaga po sa lahat. Morning po. Ang title po nito is, ano ba yung sinare ko sa inyo kanina? Sabog-sabog pa ako eh. Wala po akong outline, pero hindi. Nasa ano ko po ito? Nasa puso ko na to. Title po nito is, The False Witness Shall Not Be Unpunished. The False Witness Shall Not Be Unpunished. Sa Tagalog, pag sinabing punish, yan po ipaparusahan. Pag unpunish, hindi paparusahan. Pero pag not unpunish, hindi paparusahan. So, ibig sabihin paparusahan. Nakuha niyo ba? Tingnan nga natin yung pinagkuhaan ko sa Proverbs. Shall not be unpunished. Yung sinend ko po kanina sa inyong umaga. So, marami po ito, pero pagdating sa halos sa Jeremiah and then Proverbs lang pala, no? Pero yung pinagkuha ko dito, ito po. 19.5 and 19.9. Sabi po dyan, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Ganun din sa 9, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. So, bari yung negative. Amen? At again, gusto ko lang sabihin para sa mga konting ano. Pag sa Bible, at kahit sa language, no, pag sinabi pong double negative, kasi pwede naman sabihin the false witness shall be punished. Okay? So, meron siyang emphasis. Ang ibig sabihin lang, shall not be unpunished, parang shall be punished. So, bakit ginagamit ng manunulat minsan yung double negative to bring emphasis po? So, kasi ang iniisip natin minsan, sabi ko na yung pinaka-ano ko. Sa totoo lang, lalo mga bata, ano yung madalas iniisip nyo? Lalo yung medyo malaki na, medyo may pagka-maloko rin talaga, ano? Iniisip nyo, hindi kayo paparusahan, di ba? Minsan, na hindi naman alam ni ganyan. Wala na to. Makakalimutan to. Iba rin naman. Nawala na yung pamalo ni tatay. Hindi na mamalo yan. Di ba? Actually, itong mga bakla na naman. Itong mga to. Kaya iyabang yan eh. Nakakita nyo yun.
Kaya kayo salamat, andito kayo. Pag wala kayo dito, hindi nyo narinig yung salita ng Diyos. Isa sa mga pwede at madalas, isipin nyo. Pag puro nakikita, mga sira ulo, tapos hindi na mo nakaparusahan ito eh. Madadamay kayo doon, at least yung utak nyo. Madidesensitize kayo, manonormalize yung kasalanan. Alam nyo yung sinormalize, okay lang yan. So, pero focus tayo ngayon sa sarili natin. Okay, saka na sa mga ganyan. Pero still, pareho yan. Sigurado yan, yung mga bakla especially. At yung mga lalo yung nag-enable sa kanila. Sinasabi sa Bible, hindi pantay-pantay po ang impyerno. Though, pag nasa impyerno, kalahat yun, negative, di ba? Pero may mas lowest hell pa. Kaya huwag kayong madiscourage pag hindi pinapanis siya ng Diyos ngayon. Amen? Totoo ang langit, totoo rin ang impyerno. So again, napangit ko, bago pa ako mag-go off doon, sinapipigun ako eh. Dito tayo sa atin muna. Amen? Isa sa mga kasalanan, by the way, ito yung magiging part ng ating series naman din sa 10 Commandments. Kasi napakaganda po niyan. Ibig sabihin, nabanggit ko na ata dada, hindi ko natuloy. Nakalimutan ko na nung kami-kami pa lang. Pero ngayon, marami tayo sinisiri sa Job, ano pa yun, sa Unity and Strife. And then, ano pa muna yun? Yung mga specifics about the Lord Jesus Christ. Tutuloy po natin yan. Marami pa yung mga false doctrine. Naalala ko itong pinuntahan natin, di ba? SDA, Seventh-day Adventist. So, tuloy po yung series na yan. Titingnan lang natin kung kailangan natin itamang yan. Ngayon, bakit tayo ganito, Pastor? Bukod tayo ay mag-Lord's Supper mamaya, no? Minsan, ganito yung nakikita ko. Pag tumatagal kayo, lalo pag mabibigay kayo ng excuse. Bakit ka late? Bakit ka wala ba? Minsan, ang bilis natin magsinungaling. Tama ba yun? Lalo mga bata, pag natututo na yan, kasi nung una, takot yan eh. Pero minsan, pag may gusto ka talaga, tapos inaayaw sa'yo, tapos tatanungin ka lang naman eh. Nagbasa ka na ba? Opo. Ano? Ay, hindi pa pala. Okay? Kaya pag isinungaling po, kaya nasa 10 command, very basic and yet, very destructive. Okay? Sa bata, at again, alam natin ang binibuild yung character nyo from childhood. And therefore, pag nakasanayan natin yung pag-isinungaling, bagit kasi kahit mga pastor eh. So pag nakasanayan mo yan, ano ang mangyayari? Yung character mo hindi maganda. And then, mababagalan ka rin mag-progress. At actually, yan ang topic natin ngayon. Hindi ko na delay, no? Pero gusto ko lang, again, ang title natin, a false witness. Pag sinabing false witness, sinungaling ay hindi makakatakas. Hindi makakatakas. Pero sabi dito, shall not be unpunished. Kung iniisip nyo, ay pastor, hindi alam ni pastor to. Hindi alam ng Diyos. Hindi, alam lahat ng Diyos. Amen? Ay, hindi alam ni kapatid to. Hindi alam ni ganito to. Preaching ni Daddy kanina, di ba? Ganon din yan eh. Isa yan sa mga pinakamatitindi. Yung nabagin ko nga sa inyo ngayon, di ba? Puro sinaulot ng mga bakla. Nag-umpisa actually din sa mga hindi bakla eh. Ganon yun. Kaya madalas sasabihin sa inyo, ano? Eh, minupunan nyo kami, kayo, ano din eh. Mga lalaki din, mga loko-loko din, mga babae din, ganyan. So umalis kayo doon. Kaya inisa-isa po natin sa ano, kaya natin sa alala, lagi sasabi. So inisa-isa ko. Hindi ko alam kung inisa-isa ko na dati sa inyo dito. Parang din eh, Romans 1. Kasi mga bata, minsan, parang ako nung bata, kung hindi ko alam paano nagkabakla, eh, ginawa pala ng Diyos. Lalaki, babae lang. So hindi mo may makukuha sa ibang source. Pinaka-accurate niya sa Bible. Hindi mo may makukuha. Paano yun? Pinangalak daw silang ganun. Tanungin mo sila. Sabi kayo, magkasabi ng totoo yun. Palusot yun. Ang sabihin sa'yo yung para tanggapin mo sila. Pero ang ganda sa Bible, sinabi doon, kaya pala nagkakaroon ng bakla dahil God gave them up. God gave them over to a reprobate mind. Ngayon, yung mga batang bata pa lang, kaya nga buti doon si yung iba, pero isa wala eh.
Sabi niya, di ba, parang kumikiling din daw doon. Kasi nga, kung ganun eh, para sa sila, sila sikat eh. Meron bang, ano, buwan ng mga kalalakihan, meron bang ganun? Father's Day, paano yung hindi father? Paano single? Ay, buwan ng kababaihan, meron, di ba? Sila lang yun. Pag ako, may email ganun, delete. Interesado dyan. Meron ng karapatan lahat ng tao, eh, ba't mo kailangan i-specify yung babae? O ngayon, pati bakla. Ayan, delete! Pwede lang pasabugin yung ano, source eh. Targeting ko yung ano. Sino mo nagpadala nito? Nuke! Kasi na ulo eh. Anyway, isa na ako. So, isa-isa lang po natin to. So, malamang ako, umabot to ng hapon. Kasi pag-aaral natin yung kasinungalingan, hindi ko pa alamin, hindi ko pa alalahatin po, no? Yung mga mention lang ng false witness. Tinitingnan ko dito, makikita natin, malinaw po. Galit ang Diyos dito, talo ka din. Lalo pag tinatago mo. Kala mo, hindi ka ma-found out? Hindi malalaman ni Pastor yan kasi planado na yan eh. Diba? Again, focus tayo sa sarili natin. Saka na yung mga sinakulo, alam na natin yun eh. Hindi naman sila kontrolado. Ang kailangan natin gawin sa kanila is mag-ingat, huwag gayahin. Focus tayo ngayon sa sarili natin. Ito yung binasa natin kanina, thou shalt not bear false witness against them. One of the Ten Commandments. Okay? Kung may sampung pinag-uutosan ng Diyos, hindi mahirap kabisaduhin. Doon mahaba yung kanina natin. 1 to, ano yun? 17? So still, pwedeng ilabas mo pag talaga hindi may hinto. Sabi dyan, huwag kang, parang ganun niya, huwag ka sinungaling. Pero ang ganda sa term na to, ibig sabihin, in-specify niya, pag witness kasi, di ba kaya isa sa mga tinatawag natin pag nag-preach ka ng gospel, soul winning, isa sa mga tawag talaga yung witnessing eh. Kasi may ipapahayag ka sa kanya na dapat niya malaman na katotohanan, pero yung iba hindi sinasabi, either hindi sinasabi, hindi alam. So ganun din po sa culty yan. Tatawagin niya, formal niya, may pangalan ka dyan. Do iba, nag-ano yung tawag sa witness protection program, di kita. Mali actually yung sa Bible. Pag nag-testify ka, tsaka kahit dito eh. Pag may sinasabi ka, dapat magpakilala ka rin. Eh baka patayin ako, di huwag ka nang pakilala. Kaya iba may witness protection po, nasobrahan naman. Yung iba, pinotektahan naman ng ano, iba ginagamit ano. Sino ba yung last na ganon? Ginamit ni Tilianes. Hindi mo malaman na ngayon anong totoo eh, no? Sino yun? Si Boy? Bicoy ba yun? Bicoy? Bicoy ba yun? Yung nakatago at may inatago pa yung boses. Sa Bible po, dapat, kasi may parusa ka din. Pag sinungaling ka, kunwari, sino ba? Kunwari, si Juliana, ano gusto yung kasalanan? Kunwari, nagnakaw. Hindi, pumatay na lang, okay? Pumatay, kunwari lang ha, si DM, pinatay si Christian. Ano nga gawin ha? Nakita daw ni Juliana. So, anong parusa sa pumatay? Sa Bible, patay din. So, dito, kulong lang eh. So, depende nga sa society. Pero, ang tama dyan, patay din lalo pag murder. Okay? Ibig sabihin, premeditated, pinatay mo isang tao. So, nakita mo, sabi mo. So, papatayin dapat si DM ng justice system. Kasi pinatay niya, iba. Yun ang pao. Pero, alam niyo ba, pag kunwari, hindi totoo yung sinabi ni Juliana. Anong gagawin sa kanya? Papatayin siya. Tandaan niyo yan, ha? Ganyan lang, ganyan, galing ng Bible. Sa society natin, in a way, ginaya din yan. Kasi tama lang. Kasi sinabi mo at nanindi, nagdepende kami, yung jury, kung wala jury dito, you know, either jury or judge, dahil sa sinabi mo na siya yung pumatay, papatayin siya ng society. Kunwari lang, hindi totoo. Nag-invento ka lang. Kasi galit ka rin sa kanya or may nagbayad sa'yo kung ano man yan. So pag napatunayan na walang kasalanan to, tapos ikaw sinungaling ka, tapos positive, sabi mo, ito, ikaw yung mapatayin. Nakita nyo ba yon? So yung sabihin ito, napaka, nasa Bible again yon.
at sa maraming batas din natin. So paparusahan din yung nag-false witness. Kaya hindi po basta-basta mga bata, especially huwag kayo sinungaling. Yan ang tema natin ngayon. Huwag kayo magsinungaling. White lie, kunwari lang naman. Hindi ba yung nanay mo? Wala, natutulog. Umalis. Diba? Kaya sa kung maraming recipient ng kasinungalingan minsan, si Pastor yan eh. Kasi hanapin mo, naku, dami excuse. By the way, ba't nang kasinungaling ang tao pag nag-excuse? May tinatago kasi bukod sa ganun na isa-isa ko natuloy. Anyway, isa-isa natin. Pero madalas yung may gustong makuha or may ayaw mawala. Diba? Tayo ditiwala or what. Kaya maging sinungaling ka na lang. Pinapalabas mo, ganyan ka. Karakter mo, actually ganyan. Kaya ngayon, tatakpan mo ng kasinungalingan. Sa workplace, ako, napaka-common yan. At kaya huwag natin gawin. Pwede yung pastor yun kung hindi ka mag-isinungaling. Eh, yun ang goal natin. Dapat. Tsaka kung ayaw mo rin mahirapan, ma-stress. Kasi yung pag nagsinungaling ka, patakpan mo na yan eh. At lalo yung matalino, makikita rin naman nila yan eh. Kahit sa public. Basta para mo na lamang si Bill Gates ay demonyo. Diba? Kasi yung tinakpan niya, pero yung action niya, yung pera niya, kung saan napupunta, alam mo kung anong naggagawa itong demonyo na to. Ganun po yan. So, kung alam ng tao yan, lalo ng Diyos. So, wag na wag. Sana after dito, no, at least, hindi ko sinabi hindi kayo mag-isinungaling na. Pero sana. Lalo yung mga bagay na makaka-destroy talaga sa inyo. Isayin natin. So, yan po ha. Isa sa 10 commandments, yung sabi, napaka-importante. Basic at the same time, importante. Wag. So, itong 23, Exodus 23, ganun din po to. So, either false witness or false report. Alam nyo na report, di ba? Pag report, especially, i-arrange mo yan eh. Alam nyo ba, sa mga, again, mga siraulo sa panahon natin ngayon, yung mga banking, ano, mga accountant. May masama akong ginagawa, accountant. Yes, pag inano sila, ang dahil po niya, maganda, may mga documentary yan sa YouTube po, no? May mga ganyan. Yun lang ang content niya. Ang dami. Yung Ekron, yun yung mga natandaan ko yung sa Europe, Barclays. Mga malalaking bangko, biglang yung ano naman, yung kalaban ng Tesla, yung ano, kunwari may na-invento sila, wala naman. And then yung si Elizabeth Holmes ata yun, sorry. Kinasakit, yung sikat kasi, biruin mo, mayabang eh. May na-invento kami eh. Makina. Lalagay mo lang yung dugo mo. Alam ko na lahat na sakit mo. Parang sasakyan, in-scan. O syempre, mukhang ka lang yun. Tanong, kailangan natin yung mga doktor, excited, ang dami nag-invest. Yung pala, wala naman. Scam. So, eh ganyan, misan, ganyan din tayo kahit yung mga nasa school pa lang eh. Naalala niyo, kinakwento ko. Nagkaroon ang pangalanan, pero talagang isa sa mga grade 4 lang, grade 6? Sinong grade 6 dito? Anong grade ka na? Jill, yan, ganyan lang kami kaliit. May isang crush ko pa yun, sabihin ko na sa inyo. Kasi maganda eh. Puti. Gagi ako nag-daydream. Ganda nito. Kasi isang araw, matalino din, kasi section 1 kami. Huwag nyo alam yung gusto nito, pero yun natin. Pero ito yung isang mga encounter sa buhay ko na talagang nakita ko, hindi basta-basta. Kasi nga, palibas, sikat siguro, sikat din sa mga teacher. Ang tanong lang naman is, ano, parang may ginawang assignment ba o wala, parang ganun. O siya, pero yun yung masira, kasi, ano siya eh, wala lang siya top, pero nasa siguro top 11 to 20, ganyan. Basta kinikilala siya yung mga ate niya, ganun din. So anyway, so meron po. Sige, pakuha yung assignment mo. Problema. Pakuha, titingnan natin. Hindi, walang mapakita bandang huli. Magaling din yung mga teacher, hindi naman siya, pero nahalata namin. So, siyempre, crush ko, medyo hindi na wala sa utak ko yun. Diba? So, ang bata pala, kahit bata pa, pwede na magsinungaling. At medyo matindi yan, mga teacher ang pinagsinungaling mo, hindi basta-basta sa ating mga bata. Amen? Amen.
Sana wag tayo sinungaling. Kaya sabi dito, kaya report yan, pinaghandaan mo yan. Tapos sinabi mo, ganyan talaga, parang si Jacob, tsaka si ano, di ba? Ayan, napakinggan nyo. Misa papakinggan nyo rin yung preaching sa Alahala. Maganda eh. Anong pangalan mo? Iso po. Ha? Anong boses ni Jacob yun ah? Tatay mo! Maging sinungalingan mo! Ang masaklam nung, akong tsabay nanay. Kahit sa church po, yun ang mga ano yung mga, ang sakit nyo sa ulo. Mga pasto, sinungaling? Ano? Nag-invento ng aral? Ano? Hindi pala talaga ganun. So, dapat hindi tayo maging desensitized. Amen? Pag nakita yung pasto ganun, iniiwasan nga natin eh. Napansin nyo ba yun? Para sa inyo yun! Lahat ng pwede maiwas kayo. And then, misa binabaliwala, misa ganun din kayo, sinungaling. Basto, sobrang sakit nung paa ko, basto eh. Ang sakit ng kuko ko. Ang sakit ng bangs ko. Hindi ako pinayagan, basto. Pero actually, hindi ka nagpaalam. Iba to, pag isinungaling, apektado tayo lahat. At ikaw lalo, may stress ka dyan. Sabi dyan, thou shalt not raise a false report. Pastor, may nakita ako. Sumbong ka, no? Sabi nyo sa inyo, okay yan, gusto ko yan. Kung tama, imagine mo, nagsumbong ka, tapos may mali. Dahil galit ka lang kanino. Si Kuya DM po, nakita ko, ano, nagda-drugs. Paano mo nalaman drugs? Palagi ko po eh, drugs yun eh. Diba? Wag. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Ano makikita lang dito? Yung kasinungalingan, nakukuha yan sa kasama mo. Amen? Ganda nga yung may tuwanan ako yung Kuya Jun. Talagang nagugulat yung mga ano. Buti yung si Jun natuto rin. Ano magaling? Natuwa ako yung Kuya Jun. Kaya isang gusto ko rin ngayon makita yung ano nyo, mag-anak nyo. Maganda eh. Natuwa na rin sila kahit o paano. Kasi daw si Kuya Jun daw dati talagang inom. Ngayon, tinatago na lang. Decho. Wala na daw talaga. Amen? Kaya naugulat yung mga ayos. Amen. Blessing. Kaya nakukuha yung kasinungalingan kasi kung sino-sino sinasamahan mo. Di ba? Kahit mga kabataan. Sino bang kasama lagi niya ni Desiree? Yan. Sino man yan? Mari lang. Diba? May sino sinasamahan yan? Ano excited? Ba't hindi na-excited sa church yan? Sino ba kasama niyan? Sinungaling din, gagawa, ay, ganito gawin natin, sabihin natin, kunwari ganyan. Wicked! Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Mayiging sinungaling ka, kaya ito ha. Nasabi ko na ulit, sasabihin ko ulit. Kasi minsan talagang dyan yung utak ko sa mga elitis eh. Ba't itong mga to ay, di ba, nagkakuntsabahan sila? At nagkakaisa sila. Di ba kung mga sinungaling yan, siyempre magsusumbungan na yan. At minsan nangyayari yun eh. Nabanggit ko yung last time sa inyo, yung US, saka yung China. Sino bang may problema sa pandemic? Sinong gumawa niyan? Eh siyempre nakita nung Amerikanong yung China, nanggaling dun, may love dun. Eh yung China pala, may pambato rin sa US. Eh kayo nagpondo nito eh. Talagang parin sila ulo. So, pero bakit yung mga katulad niyan, si Epstein, si Bill Gates, ba't hindi sila mag-Bulgara na lang para malaman natin? Do iba, alam na rin natin. Pero yung pala, yung mga kademonyohan talaga to, parang nag-blood compact pala yung mga yan. Gagawa sila, lahat sila, si Raulo, alam ko yung baho mo, alam ko yung baho mo, ganun pala yan. As in, nang-rape sila. Imagine nyo, pinakamatindi. Sumasamba sa kay Satanas. Ganon ginagawa pala ng mga siraulong yan. Kaya bandang huli, ano, sumbong mo ako, sumbong din kita. Ganyan yan eh. Kaya hindi nagusumbungan yun. Sige, sige, huwag tayo mag-away. Bandang huli, mawala na sa balita yun tayo lagi yung biktima. Amen? Kung sumusunod kayo si daddy, nanonood pa rin ng balita ako, talagang hindi ko na, kasi alam ko na eh. Ano yung mga balitang recently? Laging gano'n, kaysa may pinatay, hahabulin, mananagot, ang ganyan, ganyan. Mamaya, wala na sa balita.
Nanagot ba? Hindi. Gulat ka, pati yung mga pulis, si Marcos, ay, nahalal pa eh. Kahit yung mga halusos pala, nasa kapangyarihan na naman kasi Raul, nagkukuntsabahan yan. Kaya huwag na huwag. Mga bata pa lang, ha? Nakita mo, mandaraya, palamura, bastos. Ang masamahan yan. Ay, wala akong kaibigan. Kawawa ka naman. Pareho tayo, Apir. Magkakaroon ka ng kaibigan. Amen. Ilan ba kaibigan kailangan mo? Yun yung tanong mo sa'yo. Tsaka pag yun ang pinagawa sa atin ng Diyos, tama yun. Hindi, cool na cool sila eh. Eh, yun na yun. Wag, I got ahead of myself. But anyway, unang-unang gagawin. First point, iwasan mo yung mga wicked kasi mayiging sinungaling ka rin. Kaya yung tinatawag na politika, familiar na ba kayo dyan? Kaya kamag-anak, kahit sa church, ganyan. Naalala niyo si Manalo, di ba? Nagkuntsabahan, nagbulgaran, sila-sila, yun. So, at siya nalaman natin, salamat. Kaya alam din natin yun eh. Pero ngayon may details tayo in public. So, anyway, so ito pong Deuteronomy 5 is a reflection lang po yan. Alam nyo, Deuteronomy inulit lang. So, dyan din po makikita natin. So, Deuteronomy 5 naman, equivalent sa Exodus 20 na 10 commandments. So, again, series po natin yan. Ganun din po, no? Sabi sa Exodus, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Exacto po yan. So, ganun din po yan. Huwag sinungaling. And then, ito naman yung sa Deuteronomy 19. Dalawa na base na banggit, no? So, ito yung sinasabi ko kanina, no? If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong, ano sabi doon? Masahin natin. Then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days. And the judges shall make a diligent inquisition, and behold, if the witness is or be a false witness and hath testified falsely against his brother, then shall he do unto him as he had thought to have done unto his brother, so shalt thou put the evil away from among you. So, naintindihan niyo ba yun? Kung ano yung gusto mong gawin, kaya nga nag-testify, kung ano nga, parusa ng kamatayan, yun ang gagawin sa'yo. So, hindi sinabi dito, kasi nga, kung ano man yun, kung ano yung ang parusa sa, kung ano, nagnakaw ng ganyan, 5 years prison. Kunwari, obviously, walang prison dito sa Bible. Pero kung yun ang parusa doon, yun ang ipaparusa sa false witness. But hindi po yan. So, ganun din ako. Kaya yung mga anak ko, pag gano'n, huwag ka sinungaling, sinumbong mo nga. Sabi ko sa kanila, sumbong mo, pag may ginawang mali. Eh, mali yung sumbong. Ikaw yung palo. Amen? So, anong gusto ko mang point dyan, pansinin nyo na mayroong mga judges. Okay? So, kahit saan po, may mga judges, ibig sabihin, kung boss man yan, or manager, kung ano may sa bahay, syempre, nanay, tatay, huwag mong pabayaan lang, eh, mayaan mo sila. Diligent inquisition nga, ilagay ko yung explain niya sa, ano ko, diba, sa soul winning. Ba't ang tagal nung pastor? Kasi gusto, yun yung na-develop ko na talagang malalaman nila, ibig sabihin ng justice. At therefore, dapat maparusahan lahat ng tao. Ganun po yun, kaya I went to that. Kasi ganun din dito, ang Diyos, tinitingnan tayo, ano ba yung tunay talaga? Nakikinig mo ba? Gano'ng kasinungaling itong batan to, itong matandan to, gano'ng kasinungaling? Medyo lang, hindi. Inaalam niya, kasi yung parusa, equivalent doon sa kanyang ginawa. Yun ay paparusa sa atin, sa'yo. Amen? Kaya mangyayari din po sa inyo, dahil ano, mga ate-ate kuya dito, nanay, tatay. Pag nag-judge ka, i-practice mo to. Alamin mo kung gano'ng kasama yung ginawa. Doon mo ipataw po ang anong klaseng parusa. Kasi sabi ko sa mga kapatid ko, minsan masyadong mababaw. Huwag mo na isumbong. Walang kwenta, di ba? Pero pag kailangan isumbong, isumbong. Amen? Dali tayo. Sa Psalms, mag-ano pa tayo sa Proverbs. Anyway, deliver me na ito. Panalangin lang ito ni David. Madami siyang mga panalangin, makikita natin isa sa mga kalaban niya, mga sinungaling. So, familiar ba si Jesus? Ganun eh. Lagi ko sa soul winning, lagi siya sabi yan. Eh, Jesus, wala nga siyang kasalanan eh. Paano siya na-condemn? Kasi mga sinungaling. Okay? Mamaya, maganda rin sa Proverbs. Eh, punta na sa Proverbs.
Ito yung sinend ko sa inyo kanina. Sabi dyan, a man that beareth false witness, yung sinungaling, against his own neighbor is a mole. Alam niyo ba yung mole? Alam ni daddy yan. Ano yung mole? Hindi. M-A-U-L. Hindi nyo alam yun. Ano yung sword? Ano yung sharp arrow? Weapon din, na pang sakit, di ba? Ano yung mole? Mas matindi actually yung mole. Kasi at least yung sword, putol. Yung sharp arrow, tusok. Alam nyo ba yung mole? Ha? Alam mo ito, akala ko alam mo yan. Alam ko maso yan eh. Hindi ba? Inang ko lang, akala ko may witness ako dito eh. Eh gusto ko accurate tayo. Alam ko yan yung maso. Mole. Pambayo, di ba? A heavy, often wooden-headed hammer. Used specially for driving wedges. So, hindi siya matalas. Pero masakit. Anong gusto mong ipalo sa'yo? Sword o mole? Alam ko mole, ano to eh? Maso, di ba? Yan. Eh, maso pero kahoy. Oh. Pero alam ko mole yan, nakalagay dyan. Dali. Dali, gusto kong maalala kasi alam ko mole yan eh. Sa Lazada nakita ko. Yan, kay Thor. False God. Mole. Sorry, gusto lang natin maging ano, accurate, pambihira. Si Dart mo lang ano. Yan, maso nga eh. Maso. Yung sabi kanina kahoy, pero yung nasa picture, maso talaga. Okay, yun ang alam ko eh. Balik tayo kay Ezzy. Anong gusto mo? Ihataw sa ulo mo. Sword o mole? Sword na, di ba? Kasi at least, patay ka na. Pag mole, blunt yun, talagang durog. Nauna tuloy ito. Pero anyway, mamaya balikan natin yung mole, okay? Ito lang tayo muna. Deuteronomy. So, bakit ko sinabing so, ito. If a false witness rise up against any man to testify, yung sabi kanina, di ba? So, siya rin ay, bakit ang tindi ng parusa sa sinungaling? Kasi nga, masakit siya eh. Very, ano siya, very potent din. Kaya nga, yung pinapakinggan ko noong last time, itong mga malalaking leader, sabi nila, ah, pero malamang totoo to eh. Kahit sa US, mga sinungaling din yan. Pero yung Russia daw, paano sila nag-wage ng war? Hindi basta-basta po yun. Diba? Kasi susuporta ka dapat ng citizens nyo. No dictator din yun eh. Paano nangyari? Puro kasinungalingan yun. Okay, isa mga kasinungalingan daw nila is, kaya daw nila gustong sakupin yung Ukraine is nagiging Nazi daw. Again, wala silang pakialam na dapat doon. Hindi naman nila bansa yun eh. Pero kaya ang kwento nila, kwento-kwento, may mga ano din tayo, may mga kamag-anak tayo doon, magiging Nazi sila. Alam nyo may Nazi? Si Hitler? Delikado nga naman yun. Kaso, wala kang pakialam doon una. Pero pangalawa pala, sinungalingan pala yun. Kasi si Zelensky may pagka-Hudyo din. Nagulat ba kayo doon? But anyway, sinungaling! Gumagawa sila ng kasinungalingan para masagawa nila yung gusto nilang gawin. At ganyan din po yan. Kahit actually, pag tumingin ka na sa Hollywood, sa balita, puro kasinungalingan po yan. So medyo malakas yan na weapon. Yun ang gusto ko sabihin kanina. Pero mali. Kasi mas maganda ang katotohanan. Mas malakas. So kaya ngayon minsan, pag natutokso kayo, eh, sabihin ko na lang yung pusa ang magbasag sa kung ano, kaysa naman ako mapalo, di ba? Ang galing ko, di ba? Talino ko. Hindi ako magsasabi ng totoo, tapos, nawala na. Kanina, dapat palo ako, wala na. Eh, pag gumaling ka dyan, paano na? Kaya nga matatay mga nanay, huwag nating hayaan silang gumaling dyan. Amen? Ganun din mga member natin.
Kaya dito talagang hindi natin inaano yan. Tinotolerate. Amen? Amen. Kasi gusto ko, kabilang, kaya naano-ano ko this week, tinitignan ko tayo, mag 5 years na tayo, ang tanong, satisfied ba tayo? Successful ba tayo? Ano? Yan ang naano ko eh. Kaya naalala ko yung commitment natin sa Panginoon, hindi tayo parami yan. Amen? Amen? Madali po yan eh, na magparami. Sabi sa inyo, may mga style dyan. Kaya ang gusto natin dito, mawala yung mga kasira. Kahit konti na tayo. Amen? Amen. Mga kasira ka, doon ka na lang kay Jogs, doon ka na lang kay ano. Doon ka na lang. Ayaw kita dito. Amen? Amen. Kaya na yun na-encourage ako. So, nasa na tayo? Yeah, so ito, nasa prayer tayo na si ni David. Ang prayer niya, isa sa mga kalaban niya, malakas si David eh. Pero sabi niya, pinapanalangin niya sa Panginoon na Lord, iligtas mo ko sa mga sinungaling. Kasi ang dami pwedeng gawin yan. Ganyan po yan. Yung mga sirauli sa politiko, gumagawa ng kwento, kaya yan, mga bakla, balik tayo sa mga bakla. Paano tatanggapin sila? Magdi-device yan. Planado po yan. Sino ditong nagpa-plano? Ano siya, mga architect, di ba? Parang di babagsak, maganda. Planado po yan, kukompute yan. Para sigurado, di babagsak, wala kang mga sasakyan. Minsan kasi nga, alam nyo na, yung mga ano, puro sasakyan. So pag pinag-aralan mo yan, grabe pala ang ano dyan, science, saka engineering sasakyan. Para, kung para mo, kaya Toyota tayo. Kahit ano pa yan, pag inalam mo yan, grabe. Ayun, kumikita naman sila. Kasi nga, yung planning, maganda. At pag-execute, talagang maganda. At yung tuloy-tuloy yung production. Kasi pag na-design na yan, kahit sa amin, sa IT, ganun yan. Pag nagkamali ka sa umpisa, gagastos ka doon. Kasi uulitin, either uulitin, or maraming nagkamali, sumabog yan, di mas malaking pera. So, ganun din sa sakyan. Ganun din sa buhay natin ngayon. Tandaan nyo po yan. Lalo mga bata, yung mga matanda, hindi na masyadong ano, bata, pwede ba tulungan natin yung mga bata? Ganito po yan. Kung may matanda ka na, mayroon kang ginawang kasalanan, pwede mong, katulad ng ginawa ng daddy kanina, doon nyo i-detalye din. Amen? May kasalanan ka, pwede ba? Huwag ka magpanggap. Kasi makikita rin ng kabataan eh. Talaga, magaling ka talaga, tatay, nanay. Makikita rin sa buhay mo, di ba? Huwag na. Sabihin mo sa kanya totoo, anak, ang kamali ako sa ganya, huwag mo na akong gayahin. Okay? So again, huwag niyong detalye yung ibang kalokohan niya na. Lalo pag may yung nabagit ka rin nakabastusan. Okay? So pero, pwede rin. Yung iba, pwede niyong i-deep na, no, na anak, maaga ako nagsawa kasi malandi ako dati, huwag mo na akong gayahin. Pwede ba gawin niyo na yun para hindi ko na ngayon ni Pastor? Amen? Para sa kanila din naman yun. Huwag kayo sinungaling. Huwag kayo mag-front sa mga kabataan na ganito kayo, hindi naman kayo ganun. Anyway, ano na naman ako, balik tayo dito. So yun, so si David actually matalino din siya at malakas pa siya. Bakit takot siya sa mga sinungaling? Kasi pwede siya targetin bandang huli. Siya ay, kahit kan malakas siya, mapapatay ka. E sabi niya, deliver me not over unto the will of mine enemies. Huwag mangyari sa akin yung gusto ng kalabang, obviously, yun ay harm, di ba? For false witnesses are risen up against me. By the way, binasa mo kanina ba? Ano yun, ha? Alala ko tuloy. Disquieted. Ha? Disquieted. So, ito, false witnesses are risen up against me. Ano yung risen up? Hindi lang nagising, ha? Ibig sabihin, talagang parang sinabi ko na nagplano-plano yun. Ay, ganito gagawin natin kay David. Kahit wala siyang ginawa, sabihin natin, ganyan siya. Kahit hindi ka na magsinungaling, sabihin mo lang sa mga soldiers mo, di ba si Saul? O, matayin natin si David kasi ayaw nang ginagawa sa ating masama si David. Ah. Hindi, basta. Ako hari. Di ba? Kaya yan ang panalangin niya. So, ganun din tayo. Ang tisod kasi sa ating ganito. Pag nagsinungaling sa atin, gagayahin mo rin minsan eh. O, iba naman, gusto mong sugurin. Di ba? Yung mga bata, ganyan, parang ewan eh. Nagsinungaling sa'yo, harapin mo! Kumpulantahin mo. Minsan gumagana yun, pero pag lukulukan talaga, pinagplano, hindi gagana yun. Nakaplano na yung gagawin niyang sasagot niya sa'yo. So kaya itong gawin natin ginawa ni David, Lord, alam mo kung nasa katotohanan ka, well, hindi ka rin mapatumbay. At kung tumumba ka man, ikaw naman ay ibabangon ng Panginoon, di ba?
Saan nga ba yun? Psalms 19 ba yun? Anyway, for what they set up against me, and such as breathe out cruelty. So, anong point natin dito? Yung kasinungalingan para parang kang humihinga ng kasabaan. Naintindihan ba? So, yung kasinungalingan, huwag nyo nang ano yun yan. I'm sure, yung iba sa inyo, sa edad nyo, kahit sa edad nyo yan, minsan nag-iisip na kanya, nabanggit ko na yung mga ibang example kanina, di ba? Kung sana iniisip nyo ngayon, sorry Lord, di na ako mag-isinungaling, di na ako mag-excuse. Hindi na ako sabing nagbasa ako ng Bible kahit hindi. Hindi ko na sabing hindi ako pinayagang kahit pinayagang kasi hindi ka nagpaalam. O may sakit yung kalung, may sakit ako sa kung ano man. Amen? Amen. Or kung ano man yan. Basta, ano pa, hindi pa ako handa kung ano man yung magpabaptize o magpa-soul winning. Huwag na. Kaya natin ginagawa dito, tinuturo natin at hina-highlight natin kung gano'ng kasama yung kasinungalingan. Nakala mo, hindi lang ano, hindi lang masyado. Masama yan. Nasa Ten Commandments yan eh. Okay? So yan ha. Nakakita na ba kayong bad breath? Tingnan mo yung kapatid mo. Ayan na. Hingahan mo. Diba nakakasar yan? Pero lalo nung ang hinihinga niya, cruelty. Balik tayo sa mga bakla. Alam niyo siya sabi niya sa mga baklang yan. Sabi niya. Lalo sa mga preacher na talagang totoong lingkod na Diyos. Sabi niya, hateful ka naman. Ba't galit ka? Ba't ka galit? Kung galit kami, loving kami. Pangit, no? Pinagaya ko lang para minama ko lang. Diba isa sa mga kasinungalingan nila? Yung preacher daw, na totoo, sinasabi lang salita ng Diyos, hateful ka, cruel ka, diba? Anong gusto mo mangyari? Parang si Biden, naalala ko kasi sa documentary, diba? Yung sinabi niya, ganito daw. Kaya daw po, tanggapin natin yan, kasi pag hindi natin tinanggap yan, sila ay masasaktan. Inawin tama yun, kasi nga, pag sinabi mong baklaya, ganyan, aasarin, diba? Iba, gugulpin. Again, hindi ko sinabing gawin natin yun, pero, totoo rin yun. Pero again, hindi natin pwede sabing kasalanan na nag-preach. Bakit? Yun ang deserve nila eh. Biruin mo. Anak mo lang eh, tapos bakla. Hindi mo masaktan yun. So anyway, ganyan po yung kasinungalingan. Kahit hindi mo siya sinaktan physically, ano, para mo siyang ginawa ng cruelty. Kasi yung kasinungalingan na yun, lalo na pag against sa kanya, layo character assassination, di ba? Sabi, may gumawa sa akin yan, sabi ba naman? Kaya nung sabi ng isang tao, Pastor Ace, kala ko dati post teacher ka. Gano'ng kasakit yun? Di ba? Kaya minsan, nagpipigil ka rin eh. Pero, ganun. Ganun talaga. Amen? Amen. So, matindi yan. Kaya, again, huwag niyong gagawin niyo sa iba kung naranasan niyo na matindi yun, nagtitino ka, tapos sinabihan ka ng ganun, alam mo, masakit yun. Madadamage ka. Huwag mo nang gawin sa iba. Alam mong masama. Amen? Lalo ka magtapat, huwag mo nang gantihan. Ay, ginawa na akong kwento, gagawin ko siya ng mas matinding kwento. Alam niyo bang writer ako? Eh, lalo pag GMA channel to, ano ba, diba? Parang tinutulungan ka na dun eh. Napansin niyo ba yun? Gantong gagawin ko, you're trying hard copycat. Hindi pa malala yun. May mga napapanood kasi akong ganun eh. Parang tinuturoan yung viewers kung paano maging ganun. Maldita or something. So next. So ganun din yan. Pero ano yung new point dito? Sabi daw, okay, panalangin ito ni David. False witnesses did rise up. Okay, napansin niyo pareho. They laid to my charge things that I knew not. Ay, ginawa mo yan. Hindi naman ginawa. Saan nakuha yun? Ganyan yung mga sinungaling. Ay, may ginawa ka. Ay, ganito ka, ganyan ka. Ngayon, yung iba, minsan, patanong, pasto, paano mo ginawa ko talaga? Kaso, dinagdagan. Hindi sinungaling pa rin. Kaya, pag may nagsabi sa inyo, katulad yan, lagi ko pinapractice sa inyo yan, di ba? Pag alam ko, mali yan, sabihin ko sa inyo. At sorry din kung may maling information na may nag-feed din sa akin, mali talaga. Pero still, kailangan ko sabihin sa iyo, anong gagawin mo ngayon doon, ano? Sabi mo ano yung totoo. Okay? Para magkaayos na tayo. Okay? Ganun yun. So, yan na basically sa mga sinungalingan, may mga sinasabi sa iyo, wala namang, ni walang katotohanan, ni hindi nga alam. Okay?
Sana makonsensya ka doon pag ganun. Hindi naman niya malalaman na ako nagsabi, paano? Sige nga, kung magaling yung bistagadol yan. So, anyway, next. Ito, isang mga matindi, nasa Proverbs na tayo. So, hindi, i-delay ko tong Proverbs. Kasi ang highlight ko talaga sa Proverbs. So, mamaya ng hapon yan. Malakay. Hindi na to. Pero, sa mga Hudyo to eh. Sa mga, pero hindi na yan. Pero isa sa mga kasinungalingan din, yan, false swearers. Okay? Ibig sabihin, totoo yun! Totoo talaga! Totoo yun! Hindi pala totoo. Gumagana ba yan? Ang galing to, sir. Tipid na tipid ka dito, sir. Sinungaling to, alam na nila, bumurahin mo sila pag ano ko eh. Walang nasa sakyan. Walang sira yan, sir. Maya-maya. Pero wala sa kanila yun. But anyway, dito tayo sa iba. Ito naman sa Matthew 15, ano to, napaganda nito. Ito yung sa puso daw ng tao, di ba? For the heart proceeded out evil thoughts, ulit, for out of the heart proceeded evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, and blasphemy. So, nabanggit ko na kanina. So, mga maraming kasalanan to, pati pagdanakaw, adultery, hinilera yung pagsisinungaling. Paano yun, basta? Ganun talaga yun eh. Nabanggit ko kanina, parang pinaplano mo yan. So, siraulo ka talaga, sobra. Lalo pag elaborate yung plano mong magloko. Okay? And then, ito, inulit lang ko yung Ten Commandments, except yung Sabbath. And then, ito na, yung kay Jesus. So, nabanggit natin kanina, si Jesus walang kasalanan. Paano yan? Naalala si Daniel? Yung ganun din po yung ginawa sa kanya ng mga ibang may katungkulan, di ba? Hinanapan siya ng mali. Walang mahanap na mali. So, ginawa, nag-invento sila, actually, yung may pinalaman sa Diyos nila. So, ganyan po yan. Pag walang makita, kukuha ng isang bagay na walang kinalaman doon sa trabaho nyo. So, ang ginawa ng mga ano niya, tinira siya sa panalangin, di ba? So, alam niyo ng kwento, nag-decree sila ng decree na bawal mag- pray, which is walang kwenta, di ba? Tapos sobra-sobra yung parusa. So, salamat sa Panginoon, niligtas si Daniel. Pero dito, ganun din kay Jesus, wala siyang kasalanan. So, ganun pala yan, mga trabaho yan ng mga galit sa Diyos at sa lingkod ng Diyos at sa katotohanan, basically. Kaya wala silang pakialam magsinungaling sila. Naintindihan? So, kayo sana din kayo. Alam ko, itong grupo na to, medyo mabait to. Kumpara sa iba, obviously. Pero still, minsan may naglilinger ba? Amen? Lalo pag nabanggit ko, si Pastor ganyan, nagsinungaling. Ah, oh, okay lang pala si Pastor. Hindi nga eh. Okay, so yan ang ginawa kay Jesus. Masama. Huwag natin gayahin. Kaya sabi nito, na-found out din sila eh, but found none. So, nag-iimbento sila. Wala naman silang makitang i-accuse kay Jesus. Diba? And sabi niya, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came to false witness. So, ito po yung nililitis sa Panginoon. Walang nakita, pero dahil pati yung mga judges, yung mga Pharisee, naka-incline na dun eh, kahit kasinungalingan yan. Okay na yan. Amen? Amen. Kahit saan po yan, parang sa doktrina. Parang kailan lang ito, this week nga. So, malinaw, sabi nung turo sa kanya, ang katawan at ang kaluluwa ay isa lang. Yan tinuusa ka nila, pauli, isa lang yan, isa lang yan. Nakita sa Bible, ay hindi pala. Yung isa tumanggap, isa hindi, hindi pa rin. Kasi, mas minahal yung ibang bagay kaysa sa katotohanan. Masana di tayo ganun. Pag nakita ang mali, mali. Kaya hindi na tayo dapat maging mayabang. Kasi lahat tayo nagkakamali at some point in our life, okay? 50 minutes pa lang ako. Hindi ako tingnan ng ganyan. Hindi. Next is, ito po ay inulit lang po ulit. So, di ko na ano yun. Inulit lang po yung Ten Commandments. So, Mark 14, ganun din po yan kay Jesus yan. So, pero they agreed not to get. Nakita nyo po yun? Yung mga kasinungalingan, uy, kung sinungaling tayo, ganito gagawin natin, ha? O, sige, ganyan, ganyan.
pag magaling yung nag-iimbestiga, ang sinabi mo ganyan, kasi pareho sinungaling eh. Ang sinabi mo ganyan. Hindi yung mag-a-agree, ganun ang basically ang kasinungalingan. Hindi nakalatag yan sa reality. Okay, ganyan ha? Again, inuulit-ulit ko to, lalo sa mga bata, huwag kayong mag-invento, huwag kayong gagaling magsinungaling. Ang dali lang niya, lalo pag wise yung ano nyo. Ang dali niya kayo ma-found out, huwag na magsinungaling. Di ba? Amen ba, mga bata? Mahina. Pag na, para hindi ako paluin, para ako bigyan ng reward, huwag isinungaling ako. Kahit po yan sa memory verse natin ha, kaya may nagbibigyan natin yung iba, yung mga maliliit. Sabi, oh, kompleto po. Pero pala, halos tinulungan mo na. Halos ikaw na nagsabi. I-challenge mo, kaya nga leader ka eh. Ngayon, yung mga magulang, huwag niyong gulangan yung mga teens natin, ha. Pag hindi mo alam, huwag, di ba? Ako, kahit ako, ginawa ko yan sa inyo. So, hindi ka abisado, sabi ko, di ba? Isang linggo yung dati. Wala ako. Eh, wala eh. Kasi iba naman, nakalimutan ko, so wala. So, huwag kayong sinungaling. Ayan din yung sa Mark 14, sa Luke. Inulit po yung Ten Commandments, except the Sabbath. And then, ganun din kay 6, sa Acts 6. Si Stephen. Okay? Acts 7 yung kanyang speech. Pero ganun din, inaakusahan siya. So, ganun. Pag mag-aakusa ka ng walang kasalanan, maging sinungaling ka. Amen? Kaya wag na. Pag nakita mo walang ginagawa, sinabi rin po yan sa Bible, pag walang ginagawa sa iyo, huwag mong tirahin. Ito, alam niyo na sa Romans 13? Inulit lang ulit. Sorry. Yung Ten Commandments. And ito yung ginamit ko sa isang sermon na hindi ko makita, hindi ko alam bakit. So, 1 Corinthians 15 is the selection chapter, okay? Sinasabi lang niya, importante na totoo yung pinipreach natin. Kaya isa sa mga medyo nag-aano siguro sa inyo, nakikita ko ha, ang soul winning lesson ulit. Pastor, hindi ko naman nakita ang na-resurrect si Jesus eh. Kaya hindi ko masabi sa ibang ganun. Fair naman, di ba? Kaya siguraduhin mo. Eh paano nga, pastor, hindi na ako pwede mag-time travel eh. Paano yun? Paano mo malalaman nag-resurrect talaga? Kasi sabi ni 1 Corinthians 15, kung si Jesus hindi nag-resurrect, walang kwenta lahat ang pinipreach natin. Lahat kayo magkasalanan pa, hindi kayo ligtas. At bali wala yung ginagawa nyo. Eh, paano mga may siguradong nabuhay muli si Jesus sa mga patay? So may lesson na patay niya? Wala pa, no? History of Jesus, hindi pa tama siya. Pupunta tayo doon. So bigyan mo lang in a nutshell, paano pastor ikaw? Paano mo sabi? Nag-time travel ka ba? Oo! Sa ibang bagay, no? Ibang bagay. Paano ka nag-time travel? Nasa Bible, tama. Logic. Ang logic po, hindi yan nauubos, hindi yan nawawala, hindi yan nagbabago. Parang laws of physics, kaya nga batas yan. Dati, ganun pa rin, law of thermodynamics. Ano pa? Logic, 1 plus 1, laging 2 yan. Amen? So, bagay kita yung mga naalala ko ha. Yun nga, paano mo nalaman na buhay siya magmuli? Una, sinabi yan, may mga historical account, una sa Bible, pinaka-reliable, pero sa may mga ibang account din, lalo yung mga Hudyo daw, galit sa kay Jesus. O, nirecord nila si Jesus sa kanilang Talmud. At, alam nila, naloko-loko daw, at talagang pinatay nila. Ano pa? Pero, nabuhay magmuli. Paano sabi nabuhay? Sabi, hindi sinabi sa Talmud na nabuhay siya magmuli, kasi kalaban nga nila eh. Pero, isang magandang point dito, yung witnesses niya, mga babae, may kinalaman niya sa logic eh. Hindi gagamitin ng Bible ng mga disciple na witness yung babae na unang nakakita ng resurrection kung hindi yung totoo. Entindihan niyo ba yun? Kasi, least reliable sa panahon nila yung mga babae, kahit naman yun, hindi, hindi ako lang. Ganun yun. So, ba't babae? Kasi, yun ang totoo, sinabi lang nila. Number one. Pangalawa, yung resurrection din po, ganito. Bakit sila mag-replace yung resurrect yung katawan ni Jesus eh kung ang daling patunayan mali yun? Entindihan nyo? Natagal tuloy tayo pero okay lang. Ang daling patunayan na pinipis siya, si Kristo ay nabuhay magmuli. Di ganun sila, tapang nila eh. And dahil hindi na iniwala sa kanila, eh? Nag-shut up nga kayo dyan. Simple lang eh.
Patunayan kung hindi nangyari yan, hindi buksan ko yung tub. Pag andun pa rin yung katawan, ayan o. Oh. Ano sinasabi mo na buhay magbuli? Ayan o. Oh. Nakakasunod ba kayo? So, ang daling patunayang mali sila kung hindi totoong na-resurrect si Jesus. So, bundali. Kasi kakuntsaba na yung Hudyo, tsaka, kaya pakita mo yung dead body, wala. Eh, di ninakaw, di ba? Sabi sa Matthew, ninakaw niyo yun. Paano mo na nakawin yun? Nakasil yun? Binantayan ng mga gwardiya. Tapos yung mga disipulo, takot na takot yun na, nung panahon na yun eh. Sige nga. O ngayon, mas, oh, ano, nag-time travel tayo pare-pareho. Ano? So ngayon, dalawa lang yan, meron pang iba. Sigurado na resurrect ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya nabanggit ko lang dito, sigurado yan, hindi tayo, kabaliktaran naman ito, sabi ni Paul, hindi tayo false witnesses. Totoo yun! So yun ang kabaliktaran yan. Kaya pag nagsisinungaling ka, dapat takot ka. Pag hindi ka nagsisinungaling, matapang ka. Yun yun. Kaya soul winning po, kahit sinong harapin ko dyan. Kaya iba sa inyo, bata pa kasi. Pero kaya nyo yan. Pag nakita nila yung conviction nyo, hiniwala ko sa Panginoon. At di mo kaya itago yan, di mo rin kaya ang pekiin niya pag talaga naniniwala ka. Amen? Amen. So, itouch natin yung main point natin para sa part 1. Sa Proverbs kasi napaganda, nilay po dito yung mga results and then yung mga yung maganda at saka yung hindi ng pag-isinukaling. Obviously, yung maganda is pag sabi ka totoo. Okay? Dito muna tayo. Ito na lang tayo muna. Mamaya na yung part 2. Pakibasa niyo ka pa, Proverbs 16:19, ready go. Whose witness has speaked twice, and he has so witnessed for among them. Okay, so, first point, pag sinabing false witness, equivalent to lying. Okay? So, kasi kanina pa sinasabi yung sinungalingan, ito na sinasabi sa Bible, false witness, eh. Isa lang yun. Kasi pag sinabing witness, sinasabi mo yung palagay mong totoo. Okay? Eh, pag false witness, alam mo yung the background, hindi naman totoo to eh. Kaya sabihin mo totoo. Okay? Kaya false witness. Ganun din yung kasinungalingan, di ba? Yun ang definition ng kasinungalingan. So, yun ang first point natin. Kung malabo pa sa inyo, sana malinaw. Kaya sa ibang place, sabi doon, false witness, thou shalt not bear false witness, huwag kang mag-isinungaling din yun. Sinabi sa New Testament, sa Gospel, sabi doon, sinimplify, thou shalt not lie. Okay? Kaya sabi dito, ito yung hindi tayo magtatagal. Isa sa mga ginagawa ng kasinungalingan, alam nyo ba yung isa sa mga magandang relasyon sa buhay natin, di ba? Bukod sa family, yung mga kapatid natin, sana maganda yung ano nyo. Pero lalo na sa ibig sa mga bagay na sa mga taong, naman, hindi mo, wala kang blood relation. Lalo tayo sa mga Kristiyano, okay? Huwag sana tayo sinungaling sa bawat isa, amen? Huwag tayo sinungaling. Huwag kang false accuser. Huwag kang maging sinungaling na, ay, si ganyan. Kasi, di natin alam, baka, kunwari, kahit itong mga to, alam ko, di kayo gano'n, ha, kunwari lang. Kasi, nabanggit ni Pastor, sa December pala, yung pinakamagaling, ganyan. May ganito, may ganyan. Wala tayong budget this year, kaya, okay, masa. But anyway, kasi siraan ko yung isa. Ay, basta si ganyan yan eh. Ang lala naman nun. Malala yun. Kasi bukod sa mga kapatid tayo sa Panginoon, kapatid mo yan. Amen? Amen. Ngayon, itong sinatawag na discord dito, hindi lang basta tampuhan yan. Pag sinabing discord, diba? Awa yan. Eh, supposedly, maganda yung relasyon pag-aawayin mo. Alam nyo, ginagamit din to ng mga elite din. Tinatawag nilang divide and conquer. Alam nyo, may sabihin nun. Dahil kung gusto turo sa inyo eh. Isa sa mga, kunwari, kalabang ko si... Kunwari, sa bansa din. Dito muna. Kunwari, kalabang ko si... Ito ng tatlo. Okay? Gusto ko, ano, kaso mahina ako. Kunwari, mga malakas sila. Ang gagawin ko, pag-aawayin ko na lang sila. Pag nag-away-away na sila, madali nang kutosan tong isa. Tama ba? Kasi hindi sila magutulungan eh. Ganyan ginagawa po kahit sa mga politika, ganyan gagawin nila.
Kung hindi mo kaya yung lima, kasi matibay sila, solid sila, pag-awayin mo sila. Pag nag-away sila, mahina na yun. Okay? Kaya yan ang ginagawa ng kasinungalingan. Okay? So, ang ganda pa lang, ang galing pa lang ng kasinungalingan, no? Oh, totoo yun. Hindi magaling. Maybe so yun. Nakakatira yan, nakaka-accomplish yan ang gusto nila. Kaya ginagawa yan ng mga politiko at kung sino pa. At sana huwag kayo. Amen? Kasi ang context dito, yung mga magkakapatid, maganda dapat ang pagkakaunawa ng relationship niyan. Magandang tingnan niya, lalo sa church. At yan ang isa sa mga gustong sirain ng kaaway. Tandaan niyo yan. Amen? Kaya ganito yan po na, pag may nagsabi na si ganyan, sabi niya sa inyo, ganyan. Alamin mo agad, yan ba talaga? Tsaka para siya, hindi, alam niya matalino ka rin, hindi ka basta naniniwala. Okay? Ganyan ba talaga yan? Kasi kapag may sinabing patindi ko nari, yung isa doon sa isa, masisira na yung isang tao doon sa tao na yun. Diba? So, kung matalino ka, eh lalo magkakapatid tayo, sabihin na, sige, sabihin natin, punta tayo sa kanya, ganyan. That way, may establish according to the Bible yung katotohanan. Diba? Matthew 18. Okay? So, yun. So, sinong gusto magsinungaling? Malaki offense niyan. Eh, pasto, wala namang kwenta-kwenta to. Ano ba yung feeling niyo wala akong kwenta-kwenta ang sinungaling? Sige nga, natapos na tayo dito. Ano yung parang kasinungalingan na parang wala lang? Ha? May labahan. Hindi na masyado mababaw yun. Hindi gagamitin ng mga Kristiyano yun. Yung ano, ha? May sakit pa ako. May assignment ako. May, ano, ano pa? Sige, gusto mong galing sa inyo eh. Kasi, ano yung mga madalas kasi nung kaling ginibigay? Mga Kristiyano na feeling nila wala lang yun, okay lang yun, makakalagpas ako dito. Pagod ako. Ha? Hindi, example. Hindi ko sinabi yung ginagawa mo, yung example. Ano example? Narinig mo sa iba, nakita mo sa iba. Ano, ano yung sinungalingan? Wala lang to, okay lang to. Kaya ito, pagod ako. Sino na makaka-argue doon, di ba? Saka excuse yun, kasi pagod ako. Di ba? Ano ba? Ah, balikan kita ba? Ha? Ano? Balik, aman. May pinapagawa. Sige lang, ano yung siya mo? Dalam ba? Para alam ko, yung sabi na okay lang ako kahit hindi. Okay, okay lang ako. Ay, salamat. Walang mas si ano ah. Clap, clap. Aman. Example lang kasi nung alingin na alam mo, wala lang. Balikan. May assignment po ako, Kuya Jun. May sakit ako. Ha? May sakit. May sakit ako. Lumala ang sakit ko. Magbabantay ako. May module ako. May lakad ako. May darating. May bisita. Ano? Balikan. Basa yung damit ko sa ulan. Isa lang ang damit ko. Nag-try na ako. Maguluot ako. Mukha nga. Ate Jana. Araw na ako. Pasak pala. Sige, Ate Jana. Ah, balikan kita. Brother James.
Nagbasa na. Nagbasa, sabi na yun. Pray. Pray na, sabi na rin. Ang hirap, ha? Umuulan. Ang dali lang, di ba? Walang load. Walang load. Ah, galing. Man. Ay, ba? Balik ka na lang, maliligo pa ako. Pero actually, yan. Hindi pa naka-ready yung susuotin sa church. Actually, ganun din yung sa ano, sa alala sabi. Wala akong damit eh. Eh si Jana, wala akong damit eh. Okay na yan. Sige, basta daw, wala daw siya damit. Okay na yan. Ayoko pa rin. Anyway, Joshua. Ha? Salamat eh, walang ano. Ano na? Masakit ang ngipin. Yung ngipin na yan. Oh, magandang excuse yan kasi nga, di mo alam, di ba? Peter? Hindi ako pinayagan. Hindi, ikaw. Hindi, ikaw. Ano ba? Oh, yung sabihin ko, basta yung walang kwentang ano, excuse. O kasi dumalingan, feeling mo. Ano sabihin mo? Ah, okay. So, finish na, tapos na, pero hindi pa. Dami pa pwede natin maisip. Okay, so yan. Basta walang kwenta, hindi walang kwenta yun. Bakit mo sinabi yun? Bakit hindi mo sinabi yung totoo? Yun ang tanong. Okay ba? Na-reverse ko kayo, alam nyo ba yun? Ako, tanong ngayon yun. Hindi, kanina pa ka nag-asalita. So, nakita ko si Bati mamaya. Mamaya mas mabigat kasi nga, wala lang, mabigat. Kasi Lord's Supper mamaya. So, I hope, isa-isa po natin yung Ten Commandments. Iuhuli natin yung Sabbath. Okay? At yun pala yung gusto kong sabihin nung sa ano, pero nawala sa isip ko, hindi ko alam kung bakit. Anyway, okay ba kayo dyan? Sino-sinungaling, sino hindi naging sinungaling dito? Taas kamay. Sino-sinungaling? Huwag na ba sinungaling? Okay. So, sige, inasaya ko lang kayo, pero matinding at sasalan po yan. At yung wise kayo po, ano, iwasan nyo. Nasabi ko lagi din yan. Ako yung naalala ko sarili ko dyan, ginamit ng Diyos sa akin yung para ako maligtas. Ibig sabihin, beforehand pa, nakita ko yung kasamaan niyan. Kahit maliit na kasalanan, sabi ko, ba't ka mag-sinungaling? Kaya, no, pag nakita ko ngayon sa ibang tao yan na wala lang sa kanila yon, dinispice ko yon, and then, ginamit ng Diyos sa akin yon. Na, mapahama ka kahit nagsabi ka ng totoo, pero mas maganda pala. Yun ang tandaan nyo. Mas maganda na kahit mapalo ka, nagsabi ka ng totoo. Amen? Amen. Nawalan ka. Parang kanina, yun, inaano kay daddy. Kasi parang nung kinumpit ko, parang isa pa lang yung nabigay ko. Eh, pwede ko nang dibanggitin yun eh. Diba? Pero lalo sa pera po, napaka-importante. Maging honest tayo, amen? Nag-tights na ako. Basta parang wala. Basta, dyan lang yun. Kaya sa amin, sa daddy, tino-record yan eh. Kaya nakakahiya din naman. Hindi naman kami naano basta kasi nila. Basta lang maganda naka-record. In case, amen? Na maghanapan, alam mo na. Eh, mga nagbibilang din doon, hindi mo alam, di ba? So, kunwari, basta nagbigay akong ganyan na, parang wala, bad. Hindi pwede may hahanapin, di ba? So, tayo kasi, hindi naglalagay ng ano eh. Si bad lang kasi electronic na kami yan. Anyway, tapos na tayo mamaya. See you mamaya, okay? Sinungaling, then. Huwag tayo sinungaling. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa aming topic. May play sa aming series na sinusoy namin. Of course, ito'y commandment nyo, napakalinaw. Inulit-ulit pa sa Old Testament, sa 5 books pa lang, inulit. Psalms, Proverbs, and sa New Testament, halos lahat ng gospel inulit. Initerate, Panginoon, na ito'y utos nyo talaga. Huwag namin gagawin na magsinungaling. I pray na bigyan nyo kami ng lakas ng loob, tiwala din sa inyo para ma-realize namin, Panginoon, ni walang panahon na pwede kami magsinungaling, acceptable magsinungaling, walang ganun. And therefore, if we are, we'll follow you, kung magmamature kami, ito is mga isang gagawin namin, iwasan namin magsinungaling, Panginoon, hanggat maaari, Panginoon, wala. Dahil di namin kailangan gawin yan.
sa saan man niya, Panginoon, sa pera, sa trabaho, sa school, sa relationship, especially relationship sa family, sa loved ones, sa love life, Panginoon, ganun din, especially friends, among friends, Panginoon, I pray na ma-realize namin, di namin kailangan itong gawin, at napakalala nito, maraming pwedeng gawin dito na cruelty, Panginoon, na makita namin sa iba, huwag namin gayahin, but at least aware kami, Panginoon, na pwede din gawin sa amin, ipagpasa inyo na lang namin, Panginoon, pagpasa Diyos namin yung mga ganitong gawain, na yes, very harmful sa amin, pero huwag namin gumaya, tiwala kami na i-deliver niya kami dito katulad ng ginawa ni David, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kaya pong lalahati. Bless you din po kami kakainin. Mga salamat sa nag-provide, Panginoon. Hindi namin baliwala ito. Walang sayangin, Panginoon. Magpasalamat. At appreciate din po yung mga naghahanda. Lalo pag ginawa nila tulong pag-ibig, Panginoon, sa mga kapatid at sa inyo, Panginoon. So, yun lang po. Kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.